Hello mga ESTÉE! KJ Janisha here and welcome back to my channel! Ayan, for today's video, kasi binigyan ako ng aking mabait na tita ng ESTÉE Lauder. So, first time kong gagamit or makaka-try ng ESTÉE Lauder na double wear foundation. Sobrang daming vlogger, sobrang daming beauty guru. Yun talagang may favorite nito kasi nga ang dami talagang claims ng product. Ayon sa kanilang website, nakita ko dito na yung claims nila is matte finish, oil-free. So talagang makakontrol niya daw talaga yung pag-oil up ng face mo all throughout the day. Ito yung ano nagustuhan ko or tumatak sa isip ko na humidity resistant. So kahit pagpawisan ka daw dyan, mainit, hindi daw siya mahuhula. Says here na waterproof siya. It won't look grayish on a deeper skin tone. Coverage daw nito is medium to full coverage. Tingnan natin kung talaga bang no touch-up needed siya. So, yung meron ako dito mga ati na shade is yung PEBBLE. So, I have two. Binigyan ako ng tita ko ng dalawa kasi hindi niya na daw nagagamit. So, ayan. Ito, maliliit lang na size yung binigay niya sa akin. Ayan. Meron itong malaking size and nagkakos siya ng almost 3,000 mga ati, diba? Sobrang mahal nitong foundation na to. Ewan ko ba? So, titingnan natin kung anong meron sa foundation na to. Bakit sobrang mahal? So, alam nyo ba guys, yung kanilang website? Kasi hindi ko kasi sure kung maganda or bagay sa akin yung kanilang, kung okay ba talaga sa akin yung shade na to. So, pumunta ako sa esteelauder.com and then, tinignan ko yun guys, yun sa website. Tinatry ko siya ngayon. So, yan. Ito yung lumalabas na shade sa akin na bagay. Ayon sa kanilang website is yung 2W1 yung Dawn. Pero yung shade na nandito sa akin is PEBBLE. So, let's try it out. Tapos, longaligo. And sinakto ko talaga to na meron ako ditong pimple. Para ano, malaman ko kung effective talaga siya. Kung ano talaga siya, makaka-cover talaga siya ng pimple. So, ayan. Kasi yun time of the month again. Kaya meron tayong pimple dyan. So, there. So, yun siya guys. I-open ko na siya. By the way, papakita ko sa inyo yung swatch niya dito sa aking kamay. So, wala siyang pump. So, talagang i-control mo kung gaano kadami yung product na ilalagay mo. So, may galing ka dito mag-control. Yes, charing. So, ito yung shade na meron ako. Ayan, si PEBBLE. Parang, para sa akin kasi, parang pinkish yung undertone niya. Pero, we'll see. Tingnan na lang natin. Kita pa yung mga redness. Pero dito, ayun o, naging matte na siya. Dagdagan ko siya. Iaano ko lang, itatry ko lang yung kanyang coverage if talagang buildable siya. Iaano ko na rin yung neck ko. Parang anti-cyst. So, yun. Ang napapansin ko habang biniblend ko, hindi naman siya mahirap i-blend. Kasi yung consistency naman niya is, though medyo thick siya, very, ano naman, blendable siya. Parang shade ko naman siya, no? Hindi naman siya masyadong maputi sa akin. Parang saktong-sakto lang. Pero tingnan natin, kasi kinakatakot ko. Oh, may kinakatakot. Kasi ang kinakatakot ko, sis, is ano, baka mag, since acidic nga ako, baka mag-oxidize siya. Pero tingnan na lang natin. Siya, sa isang side na aking face. And then, atay mo lang. By the way, if hindi ko pa na-mention, yung
Skin type ko kasi is super oily talaga siya. Oily at saka sensitive skin, saka acne prone skin din. O, diba? Ang arte-arte ka lang mayaming face ko. As you can see, yung sa dito na part, diba kanina namumula yan? And ngayon, magic dyan. Meron pa din naman, nakikita pa din siya kasi first layer pa lang yan and hindi ko talaga siya binonggahan muna para makita ko kung magiging okay ba siya. Alam nyo guys, kung bakit ko din siya nilalagyan ng second layer. Kasi gusto kong makita kung talagang buildable yung kanyang coverage. Kasi sabi, diba, sa creams nila na this is high to medium coverage. So, tingnan natin kung magiging cakey ba siya or sobrang flat niyang tingnan. Tingnan natin. We'll see. Talagang parang ano siya, kakulay lang talaga ng skin ko. Buti na lang hindi siya masyadong maputi at hindi na siya too dark for me. So, yan siya guys. And as you can see dito sa part na to, nawala na yung redness. And dito sa part na to din. And then dito, ayan, tatanggalin ko yung ring light ha. Pakita ko siya sa totoong buhay. Ayan siya. So yeah, tatapusin ko lang ang aking buong makeup. Final look mga atis. So, thank you so much Tita Madel for sponsoring this video. Kasi lang tayong ESTÉE LAUDER na double layer foundation. And thank you din for this dress. I so love it. So ayan, ganito siya mga atis. This is from Dorothy Perkins. Ayan. Ang ganda nung ano niya kasi, nung cut niya. Ayan, pa-puff dress siya na ganyan. So there. Oras na ay eksaktong alas 12 na ng hapon or tanghali. So babalikan ko ulit kayo later for an update. Hey guys, so ayan, ito pala siya on natural lighting. Lagi 3 hours na siyang gamit or so. Pero wala pa rin akong nakikita ang pagbaba ko sa kanya. Super okay pa rin siya. So the time is now 5:47 ng hapon. So magkagabi na. Actually, sa nakikita ko ngayon, pakita ko lang. Ayan. Wala pa akong nakikita ang pag-oil at yung nagagalap sa aking face, to be honest. So, almost 6 hours ko na siyang suot. 6 hours na siya sa face ko. So, yan, magbablot pa ko yun para makita natin kung lang natin siyang oil. Ayan. So, meron siyang oil sa face ko. Hindi siya super duper halata. Dito sa chin area ko, medyo madami. Sa nose. Kasi pinagpawisan din ako kanina kasi may tinawa ako. Hindi naka-open yung AC. Naka-electric fan lang tayo. Ayan. Grabe yung oil ng ano to. Sana ako. Pero guys, diba? Hindi naman siya halata na oily. Hindi, diba? Pero ba't kapag binat pa, ang dami niya nakukulpa? Ayan. Hindi niya naka-oily ang face ni KJ. Super okay pa rin siya. Grabe to. Hi guys, ay 9:25 ng gabi. So yes, more than 9 hours ko na siyang gamit or suot. And napansin ko sa kanya, kahit 9 hours ko na siyang suot, hindi talaga siya sticky. Ayan. Hindi siya heavy sa face. Okay siya. And ayan, as you can see, dahil may pawis na ako, ayan, nag-i-start na siya mag-roll out. Lalo na sa T-zone ko. Pero yung aking mga blemishes o yung pimple ko dito, ayan, nag-i-start nang makita yung kanyang bump. Pero hindi siya pulang-pula. Katulad kanina, di ba? Pati dito. So, yung kanyang coverage ay napakaganda. Actually, kahit ito nga lang, kahit itong foundation lang yung gamitin mo, kahit hindi ka na mag-concealer, for me, sobrang okay na siya. Feels so lightweight, mga ati, para karang talagang, para ka lang wala ding suot, hindi mo ma-feel na naka-foundation ka. Ganyan. And guys, hindi ako gumamit ng primer or anything na pampa-kapit ng makeup. Hindi ako nag-setting spray, hindi din ako naglagay ng powder after. Talagang tong foundation lang yung ginamit ko. Alam yun, kapag nagba-blot ka, nagiging okay pa din siya ulit.
yung hindi siya yung ano, pag tinanggal mo, parang may mga spot na wala na. Hindi, parang okay na okay pa din siya. Diba? Ay! Ito yung oil na nakuha. Ayan guys, o, diba? Kunyari, let's say napawis yan. Pero nilagyan ko talaga yan ng tubig. Tubig yan guys. Tubig. Kasi sabi nila, ano daw, waterproof. So, tingnan natin. Talagang tinitesting or sinusubukan talaga si ano. Si ESTÉE Lauder. Bilang mahal ka, talaga madami kang pagdadaanan. Oh my god, wala siyang transfer. Is this real? Wala siyang transfer. Meron man, sobrang konti lang niya. So, sa ano guys, sa kanyang coverage, talagang wala akong masabi. Perfect talaga siya. 5 out of 5. Kasi talaga na-cover niya lahat ng mga dapat i-cover sa mukha ko. Lalo na ngayon. Ayan nga yung sinasabi ko sa inyong pimple dito. Dahil sobrang na-cover niya. And hindi siya, nung nakita niya, nung bago pa lang na, ano, bagong makeup pa lang ako, hindi siya halata. Hindi siya halata sa picture or sa video, hindi. Parang ang flawless tingnan nung, ano, nung aking face. And then yung sinasabi nila na oil control all throughout the day, yes, it's true. Pero hindi ko kasi siya matitest nung talagang 24 hours, girl. Kasi ayokong mababad yung face ko sa yung makeup ng ganun katagal. Kasi nga sensitive skin ako, so cannot be. So hanggang ano lang tayo, almost 10 hours makeup. And then yung sinasabi nila na humidity resistant, ayun ba? Oo, kasi diba kanina sobrang init, pinagpabisan na ako, lahat-lahat. Kasi napabago-bago ang ating weather. Kanina maulan, tapos biglang maaraw na naman. And then may mga ginawa din ako kanina. So pinagpabisan ako ng bongga, pero next day pa din ang ating foundation. Tapos yung sinasabi nila waterproof, ayan yung pinakita ko na sa inyo na talaga naman guys. Kahit basain mo siya, talagang mag-i-stay doon yung foundation. So, ayun, sobrang nagustuhan ko to. Yun nga lang, medyo pricey siya para sa, no, katulad kong normal na tao, normal na nagtatrabaho. Alam niyo, for almost 3,000 na foundation. Well, it's a good investment kung talagang mahilig ka sa makeup and laging plakado makeup yung gusto mo. Okay siya. Balik recommend ko tong foundation na to kapag kayong may ano kayo. May mga events, special occasion, ganyan. Pero para sa akin, hindi ko siya gagamitin ng araw-araw kasi foundation siya. Wala siyang skincare benefit kasi ako yung mga gusto ko ngayon is may added skincare benefit. So, ayun lang naman. Pero so far, nagustuhan ko lahat-lahat yung mga claims niya is talagang totoo sa akin. Kung gusto nyo, you can try the small one lang. Hindi ko lang alam kung meron siya dito sa Philippines. Lang natin ating review or vlog for today. Malagay ko pa rin ako. Saan nagustuhan nyo itong video na to? Kung nagustuhan nyo, like nyo mo dyan. Kung hindi ka pa naman mag-subscribe, mag-subscribe ka na.